dalawang taon kaming walang komunikasyon sa pamilya namin. Hindi namin alam, may nawala na ng asawa, hindi namin alam, may namatay na ang magulang. Hindi po namin talaga alam, wala na kami komunikasyon. Kaya pagbabayaran po niya talaga, wala po talaga kami, hindi po kami talaga aatras. Sa inyo ma'am, personally, ano po yung nawala sa iyo nung hindi mo nakausap yung pamilya mo? Lumayo po yung loob ng mga anak ko sa akin. Kasi akala po nila patay na ako. Wala na ako komunikasyon sa kanila. Napakahirap sa isang ina na Walang komunikasyon. Tapos pag uwi mo, ay buhay ka pa pala. Yung ganun. Ilan po yung anak niyo ma'am? Tatlo po. Kumusta po nung umuwi ka? Anong sabi nila? Oh, yun po. Nagulat po sila, ay buhay ka pa pala. Tapos sasabihin nila, oh bakit pinabayaan mo kami? Nandun na po yung pagsisisi eh. Yung sinisisi ka na nila. Pero hindi mo ma-explain sa kanila na dahil lang sa isang tao na sila Madrid nga, nagkakaganyan yung mga buhay namin. Yung mga iba, yung kasamahan namin, nagiwahiwalay na yung mga asawa, iniwan na ng asawa kasi wala na alam. Wala na po talaga alam. Kaya kailangan po namin maging matapang. Justisya po talaga. Pag sisisihan po niya at pagbabayarin po namin sila Madrid. Hindi lang po sa pinsala na ginawa niya, kundi lahat ng naramdaman namin na trauma. Wala pong makakatumbas sa trauma na inano niya sa amin. Hindi po kami natatakot sa kanya kahit tumarap po siya sa amin. Kung okay lang tanongin ma'am personally, ano po yung naranasan mo kay Madrid? Yung kung ano sa embassy, yung ako, kunting pag-aano mo lang, pagkakasala, walang pagkain, hindi siya nagpapakita, wala siyang update. Kung bababa man lang siya, saglit lang siya, sasabihin niya. Oh, ayan, sabi niya, may mga update na kayo. Pero yung update niya, hanggang sa nagtagal ng nagtagal. Anong kami ng tanong? Wala. Ang pagkain, hindi sapat. Naalam naman namin na may pundo ang gobyerno para sa amin. Ang tanong lang namin, bakit ganun siya? Bakit ganun ang ginawa niya sa amin? Kapwa namin siyang ano, dapat yung siya yung tagapagtanggol ng ano. Pero siya yung nagpahirap sa amin. Kaya sobrang hirap sa amin sa kahirap. Sobrang hirap namin sa kanya. Yung naramdaman namin sa ano. Para kaming mga patay na lumalaban lang sa loob ng embassy. Pinagtrabaho ka bang katulong sa embassy? Ako po yung ano, dahil sa matagal na po yung ano, yung process ng ano, nakikita ko sa kanila, dalawang taon, nagiiyakan na, stress na, wala nang maanuhan. Lumabas po ako ng embassy ulit. Pinayagan po akong lumabas, although na dapat, alam nila na hindi dapat pwede. Sila po din yung mismong nakipag-usap sa employer ko, nababalik na nga daw ako. Na kahit alam nilang malupit yung employer ko. Hanggang sabi nila, kapag umalis ka, di ka makakabalik ng embassy. Kailan nyo kami papauwiin kung ganyan kayo? Pinalayas po ako ng embassy, pinaano po ako, pinabalik sa ano. Pagbalik ko po doon sa ano, ganun pa rin po ang process nila. Wala po pong nangyayari. Dalawa kami nung kasama ko, hiningan yung amo ko ng $8,000. $4,000 ang bawat isa. Para ibalik sila. Pero hindi sila. Hindi ako pumayag. Ang matigas silang hindi pumalik. Pumunta yung amo ko dun mismo sa embassy. Dun namin nalaman na ibinibenta pala kami ng $8,000. So hindi nga natuloy? Hindi natuloy. Kasi hindi kami pumayag. Okay. Ayaw na namin lumabas ng embassy. Kasi kung kinuha ko ng employer, sinabi din sa employer ko na binayaran nga daw niyang embassy para makuha ulit ako. So ang mahirap po dyan kay ano, Alex LaMadrid. Pag tuwing tatanong mo yan kung anong nangyayari sa mga cases namin, sa update namin, alam. Wala siyang alam. Sasabihin niya, ay wala akong alam. Nung kayo magtanong sa baba, bakit po kami doon magtatanong sa baba? Eh kayo po ang pinaka-head ng anong embassy. Dapat kayo ang nakakalam dahil kayo ang puno na itong embassy nito. Bakit wala kayong alam? Ambassador ka, wala kang alam. ATN ang tatanungin namin. Eh nung lagi niya nasagot sa amin, wala siyang alam sa mga kaso namin. Paano? Ang dami namin niya, wala kang alam sa kaso namin. Anong ginagawa mo sa Philippine Embassy? Di ba pinapunta ka ng gobyerno para bantayan mga OFW humingi ng tulong? Ano nang ginagawa niya sa amin? Tapos pinahirapan niya pa kami sa loob ng Philippine Embassy. Wala kami mga contact sa pamilya namin. Anong reaction niyo ngayon na may position pa rin siya hanggang ngayon? Hindi po maganda. Napakasaklap po para sa amin na ang sarap-sarap ng upo niya sa opisina niya. Ang lamig-lamig doon. Tapos kami nagpapakahirap pa rin. Until now, hirap na hirap pa rin po kami sa mga buhay namin. Dalawang taon po yan, mahigit na naghihirap kami. Tapos ganyan pa rin. Ganyan lang pala buhay niya. Ang sarap-sarap ng buhay niya. Tapos kami nagpapakahirap. Ultimo sa mga gobyerno natin, sa mga ayuda, pinapahirapan din kami. Yung COA na yan, pahirapan pa yan bago kami makakuha ng ayuda dyan. Pabalik-balikin daw na kami. Namamalitaan pa kami ni Ignacio, ganun-ganun na lang kung pagsalitaan kami para
sa ayuda na kinukuha na namin, although na amin naman mga pondo yung pera na yan. Pera din ang mga OFW yan. Bakit kailangan pa kami pahirapan? Silang po ang magkakas sa gobyerno natin. Pahirapan po sa lahat ng mga financial assistance na yan, na although amin din naman yan, bakit pa kailangan pa kami pahirapan? Kaya nga sinasabi ni Tulfo, ang mga OFW bayani daw, asan po yung pagkabayani namin? Pag pupunta po kami ng gobyerno, pinahihirapan po kami. Tuwing nalapit kami, tatawagan namin kayo, email namin kayo, balik na lang kayo. Ganun po ba ang bayani ng ng gobyerno ng Pilipinas, ng mga OFW? Di paano kami naging bayani doon kung pinahihirapan kami lagi? Asan yung pagiging bayani namin doon? Ganun po. Ang hirap po talaga sa amin, para sa amin mga OFW nyo na humihingi ng tulong sa gobyerno, pero ano pong ginagawa sa amin? Pero nabigay naman na OWA. Nagbigay po si OWA, pero until now po, yung iba po hindi pa rin po nabigyan. Sinapahirapan po, sabi nung nakaraan, ina-transfer daw sa Mindanao, tapos yung tumawag ang mga taga Mindanao, hindi rin po ibinibigay. Kung saan daw po nag-file doon po, ano yun, mamamasahe pa yung taga Mindanao para kunin yung mga pera nila doon. Halagang 10,000 kulang pa sa ticket nila. Hanggang ngayon po, hindi pa rin pinipigay po kami. Sige po. Saka sana rin po yung sweldo namin na ibigay din po, dahil hindi po ganun kahirap na sa 8 taon ako nagtrabaho sa amo ko, hindi po ako nasweldo at hindi pa rin ibigay sa akin. At pati yung penalty binayad ko sa Philippine Embassy na yan, sana may ibalik din po sa akin yan. Dahil sabi nila, huwag kang magalala Lucy, pagdating mo ng Pilipinas, may relevant sa'yo yung penalty binayad mo. $500 saka $200, may kasi buko ako talagang pinagbayaran ko yan. Sana may ibalik din po nila sa akin yan. Sinasabi na ipabalik ng gobyerno asan. Wala mong binibalik ng gobyerno kahit paid sa akin. Walang taon, wala kayong pagsahod? May nabigay naman po sa mga anak ko, pero malaki pa rin po ang kulang na amo ko. Nasa 14,500 pa po ang kulang na amo ko sa akin. Hindi pa rin po yung binigay sa akin. Okay po. Walang progress din sa case na yan. Wala po. Marami po sa amin ang hindi napasahuran, hindi lang po ako. Marami po sa amin. Halos lahat po sa amin, hindi rin binigay sa akin. Thank you, ma'am.